na Ludi, kamusta na? Balik na tayo. Ngayon lang nakabalik. Pasensya na mga langga. Kain ako lang, tingnan mo. Niluto ko na yung dalawang buwan kong konsumo. Kaya niluto ko ng bunggambong. Para isang na lang, lutuan na lang. Yan, update ko lang mga Ludi ang aking trabaho. As usual, ganun pa rin. Naglilinis ng sasakyan. Nagtrabaho sa kusina. Nagmamap. Lahat. Lahat. At update ko rin yung isa kong channel. Si Lovely Rita Chanley ay na siya. Marami na siyang maano na siya. Lumalago na talaga siya. Kaya praise God. Praise God talaga. Pasensya na mga Ludi. Bihira lang ako napunta rito. Doon kasi ako kay Lovely Rita nakafocus. Kasi nga doon lang siya may mga ads kasi doon. Kaya kailangan bago ng bago yung i-upload ko na video para laging nagmo-move yung aking views mga Ludi. Isang payo ko lang sa ating mga YouTubers, kagaya ko, maliit na YouTubers lang, dito kay Rita's Total Love Story. Kailangan mag-upload tayo ng mga bagong videos kahit re-edit natin. Yung mga ginagawa ko, re-edit na lang. Para lang ako may ma-post kay dito sa channel na to. So, yan mga Ludi, kasi once na napanood na yan ng mga friends mo, pag pinanood nila ulit, hindi na counted yan. Kumbaga, isang beses lang talaga yung babayaran tayo ni Google AdSense. Kagaya na nangyari kay Lovely Rita Chanley, marami siyang nagde-decrease yung kanyang revenue. Ibig sabihin, kasi monetize na nga siya, yung niya, yung bayad niya sa bayad sa akin ni Google Ad, kung nagdudubli ka, nag-click sa, na pinanood mo yung aking vlogs, liles ni yan, ni Google, ni YT yan, ni Lolo yan, ililes niya yung doble na panood. Isa lang dapat yung babayaran niya. Hindi siya magbabayad dun sa pangalawa mong panonood sa aking mga vlogs. So, lagi nating tatandaan, kapag nag-decrease ang ating mga revenue, ibig sabihin, merong nagdoble ng click. Hindi yun sa atin yung pera. Nandoon lang yun kasi hindi pa siya tinototal ni YT, ni Lolo. Pag monetize na pala mga Ludi, ganito ang mangyayari. Sa umaga, maglalagay na si YT ng maglalagay na siya ng bayad sa atin. Yung vlog natin yesterday, pabayaran tayo ngayon. Nakalagay na doon sa rate natin. Doon sa analytics natin, lalagay nila doon yung rate mo kahapon, kung magkano kinita mo. So, mga hapon, konti or gabi ng konti, magtataka ka bakit bumaba. Bakit bumaba? Ibig sabihin, ni-review ni YT kung tama ba yung binayad ni Google Ads sa atin. Kaya, pag-review ni YT, may nakita siyang doble na nag-click. Ibig sabihin, alisin niyo yung bayad dun sa doble. Isa lang yung matitira. So, kaya yan nag-decrease. Yung nag-decrease sa atin na pera, kukunin ni, ibibigay ni YT doon kay Google Ads. Ganun sila katapat sa isa't isa. Hindi sila nangungupit. Yeah, hindi niya kinukupitan ng isa, hindi rin siya nangungupit. Kaya, tapat sila sa isa't isa. Kaya, lagi silang partner. Kaya, kung man, mag-decrease man yung ating mga revenue, ibig sabihin, hindi yan kasalan, kumbaga, hindi kasalanan ng sino-sino man, kumbaga, may nag-double click sa ating mga vlogs. Kagaya ko, maraming nagdo-double click. Halimbawa, nagustuhan nila yung vlogs ko, syempre panonoodin nila ulit. So, magka-count yun sa views. Ito naman si Google AdSense, magbibigay siya ng pera para dun sa mga views na yun. Tapos, si Lolo naman ang mag-i-inventaryo kung tama ba yung binibigay ni Google Ads na pera. Kapag nalaman ni Lolo na sobra yung binayad mo kasi doble naman yung isa lang naman tao nanood. So, babalik niya yung pera kay Google AdSense. Ganun ang nangyayari. It's my own experience. At saka, marami na rin akong nakausap. Ganun din ang nangyayari. Saka, nagtataka sila bakit ganun. So, ipinapaliwanag ko na ganito. Ngayon, tayong mga hindi pa tayo na-monetize, diba? Si Rita's Total Love Story, hindi pa siya monetize. Mangyayari sa atin kapag nag-review si Lolo, babawasan niya yung views. Diba, nabawasan tayo minsan. Yan, ni-review niya ni Lolo. Ibig sabihin, merong nagdo-double play sa ating mga vlogs. Ibig sabihin, yung nawala sa atin ngayon, yung views. Unlike kung monetize ka na, ang mawawala sa inyo yung revenue mo. Yan. Magkaiba sila. Parehas lang sila, pero iba na. Hindi ko pinapansin dati yung views mawawala sa akin. Kasi yung sila dito, marami yung views. 60 million. Pero sa analytics, is 5 something, 6 million lang yata dapat na. Kasi maraming cut-off. Maraming cut-off. Baliwala sa akin. Kaya,
Hindi ko pinapansin yun. Pero nung ano, nung pera na talaga mawala, yung revenue is pera yon na bayad ni AdSense sa atin. So, nag-research ako or nag-observe ako. Sabi ng iba, ganito daw, huwag mong panoorin yung sarili mong video. Oo, tama, huwag mong panoorin yung sarili mong ads. Pero, hindi mo mapipigilan yung iba mong kaibigan na panoorin ka. Hindi mo naman sasabihin, huy, huwag mong panoorin yung video ko pangalawang beses. Big sabihin, pag nagustuhan ka ng viewers, panoorin at panoorin yung video mo na yon. Yung video mo na yon, kaya tumataas yung views kasi maraming nagre-replay, replay. At the end, pag babayaran na siya, pag i-inventaryuhin na siya ni Lolo, doon tayo madidecrease, doon tayo mababa yung ating views or ating revenue. Ayan. Ang share ko lang sa inyo mga lodi, yung naranasan ko. Ayan. Yung nakaraan, naka $100 ako kay Lolo. Tapos, nitong ano, darating na ano, sinasabi ko sa inyo, napaka ano, baka, diba, napaka exciting na mag-vlog ka na mag-vlog, tapos may maiintay ka, na wala ka mong ginagawang effort. May ginawa akong effort yung sayo-sayo ako, doon kay Love Delita, kasi ano, yung description kasi niya, mga Ludia, kung mapapansin nyo, doon sa status natin, doon sa features, meron to, doon lagyan mo na yung description yung ano mo, channel mo. So, ang nilagay ko doon na description is about work, my personal life, work, singing and dancing, related relationship, related vlogs, yan. Kaya yung title ko, tumpak doon sa aking ginagawa araw-araw na. Kapag ako nag-LS, masayosayo ako, kumakanta-kanta ako, kasi related nga siya yung channel ko doon. Kaya yun palagi yung ginagawa ko. Kaya tuntua yung mga tao. Kaya araw-araw, halos kumukuha si Lovely. Nagigain siya na ang 1,000 subscribers. Kung ngayon is 150, bukas 151, 152. Araw-araw mga Ludi, wala akong ginagawang iba, kundi yung sayo-sayo. Mag-LS ako kasi saglitan ng mga Ludi. Hindi naman ako free dito. Gaya ngayon, sinaglit ko lang to. Tapos hindi pa tapos yung akin linisan. Saglit na talaga ako mga Ludi. Hindi kasi ako libre dito. So, hindi ako open na maggamit ng phone. Kumbaga sa gabi lang talaga. Kaya pinibilisan ko lagi. Kaya yung mga audience ko, minsan ang dami-dami pa na pasensya na iiwanan ko na kayo. Kasi nga, hindi na talaga kaya ng powers. Hindi na talaga kaya ng time. Almost 19 hours ako nagtatrabaho dito mga Ludi. Kaya yung 5 hours ko. Yun yung pinakapahinga ko. Minsan 4 hours na lang. Kasi nga, syempre, yung mga nagsubscribe sa'yo, yung mga co-vloggers mo, syempre, panoorin mo rin. Hindi naman pwedeng pabayaan mo sila, ganun. Kahit yung nag-attend sa'yo ng LS, kahit pa isa-isa lang. Kasi mostly, nag-attend sa akin LS doon is mga foreigners, mga users lang sila, mga Lodi. So, hindi mahirap sa akin. Hindi na ako kailangan magbayad sa kanila, panoorin sila talaga yung nanonood sa akin. So, magandang ano sa akin, magandang laban, maganda talaga yung binigay ni Lord sa akin na hindi na ako dapat manood. Kasi nga kulang talaga ako sa time, mga Lodi. Dito nga, hindi na ako makapag-update. Kaya yan. Yan, kaya yung time ko talaga hindi na kaya. Kaya pinipilit ko lang habang naglilinis ako ng sasakyan, yan, magbablog ako habang nuhugas ako ng plato, nag-LS ko, mayroon pa rin nanonood sa akin, mga foreigners, mga users, sila yung nagpapaangat sa views ni Lovely Rita Chani. Sabi nila mga fake daw yon, hindi, totoo yan, kasi si Lolo, kapag updated yung mga viewers mo, hindi ka magiging fake, kumbaga, ta-count niya yon, ika-count niya lagi yon. Kasi updated ka nga eh, paano ka pa gagawing fake, hindi legit na lagi ka namang nanonood. Diba may pera, ang big sabihin, marami silang pera, kaya nanonood sila sa akin. Pinapanood nila yung ano ko, yung ads ko, yan. Kaya dumadami yung revenue ko dahil sa mga users. Yung mga co-vloggers ko, pabugso-bugso lang. At saka, naintindihan ko naman kasi sa YT kasi, marami tayong gawin, marami, kailangan maangatin natin yung ano. Pero sa akin talaga, sa Lovely Rita, wala akong ginawang ibang pinapaangat ko yung, hindi talaga, hindi, yung baga, parang blessing na lang siya, na nandiyan siya na lang siya. Nag-trending ako nung una talaga na, yung parang stepping stone ko na, nakilala ko ng mga tao, na nirecommend ako. Yun mga Lodi, yung pinaka, ano, talagang big impact sa akin. Yung una kong nagawa na, mali pala, pero tumama din sa bandang muli. Yan, kung mapapansin nyo dati, yung mga vlogs ko are very, very daring, very sexy.